Mga ka-garden, welcome back. Nandito na naman po ako at meron akong isi-share sa inyo. Itong mga bulaklak na to ay napakaganda. Tingnan nyo, iba't ibang kulay. Yan o. Pero itong mga to, wild. Ang tawag sa Ilocano ay bangbang seed. Ayan. Pero sa Tagalog yata nito or ano, lantana. Alam nyo ba ito? Magandang itanim sa bakuran natin. Pwede natin gawing ornamentals kasi ito ay natural insect repellent. Ayan. Pero alam nyo ba, ituturo ko po sa inyo kung paano yung paggawa ng insect repellent. Kasi ginagawa ko ito pangbugaw ng insekto sa aking mga halaman. Ayan. Ginagawa ko lang, kumukuha lang po ako ng mga dahon na ganito. Ayan. Pwede ring sariwa, dikdikin nyo, tapos gawing spray. Pero mas maganda, i-air dry nyo lang o kaya i-bilad. Ayan, para kapag natuyo po siya, ay gagawin po nating tsaa. Ang tawag ko dito ay lantana tea. Ayan, pang spray po sa mga insekto para mataboy yung mga malalambot na katawan ng mga insekto. So abangan nyo po sa susunod, kapag ka na air dry na to, ituturo ko na sa inyo kung paano ko siya ginagamit pang spray sa ating mga halaman. Ayan, ibibilad na po natin para mabilis matuyo. Ayan, gagawin po nating tsaa. Ayan, bibilad po natin mga garden, ha. So ayan na mga garden, napatuyo ko na po yung lantana. Ito po yung natural insect repellent. Ayan. Kumuha lang po kayo ng dalawang ganito. Tapos kailangan po natin ng garapon. Ayan, yung garapon para makita po natin yung kalalabasan ng tsaa. Ito po yung lantana tea na insect repellent. Ayan. Tapos kailangan po natin ng mainit na tubig. Yan. Isang baso. Bali, parang isang baso lang siya. Nasa sa inyo po kung gusto nyo po madami. Ayan. Kasi dito, nagsasawa po kasi yung mga ano, yung parang na-adapt po kasi nila yung amoy ng oregano. Ayan. Wag po lagi gumagamit ng isang klase lang na pang insect repellent. Kasi kapag na-adapt na po nila yung amoy, ayan, hindi na po sila mabubugaw. So ito, ang kaibahan po nitong lantana tea, hindi pa po nila masyadong amoy yung ano, hindi pa nila kabisado yung amoy. Ayan po, ganyan po itsura niya. Ayan. Antayin po natin ng 30 minutes hanggang lumamig po yung lantana tea. Ayan. Ayan. Ah, para po katas po natin, ayan, kailangan po natin ng lalagyan. Tapos tela. Ayan. Siguraduhin po yung tela ay walang butas para ayan na po siya. Siguraduhin po natin na walang nakahalo na sapal, kasi kapag may nakahalo na sapal, ayan, babarado po dito sa ating sprayer. Ganito po yung gamitin yung sprayer, ano to, matagal masira. Ayan o, nakalagay.
isopropyl alcohol. Kasi yung mga ibang sprayer na nagamit ko na, ang bilis masira. Ito, matagal ko na itong gamit. Yung ibang sprayer, ano, napakabilis po siyang masira. So palamigin po natin muna to bago natin ispray. Maganda ispray natin sa umaga. Yung umagang-umaga, yung hindi pa nasisikatan ng araw. Tapos ano, pagkatapos po ng hapon, ayan, mag-ispray po ulit tayo para po maiwasan na dumami yung insekto dito sa ating mga halaman. Ayan. Ayan po, malamig na po siya. Ilagay na po natin. Kung meron kayong imbudo, mas maganda. Ah, dahil wala po akong imbudo, ganito na lang. Para madali po nating maisalin at hindi matapon. Ayan. Tapos, i-spray nyo na po sa halaman. So, ito, effective naman ito, hindi po nalalanta yung mga na-sprayhan niya. So, pwede nyo na pong i-spray sa mga ilalim, sa ibabaw, tulad po ng dito sa mga gabi, ganyan. Spray nyo lang po ng ganyan. Kaso yung gabi, hindi nababasa. Hindi nababasa yung gabi. Okay. Ayan, i-spray nyo lang po ng ganyan. Ayan, ito yung ampalaya. Tingnan yung ampalaya. Nakaabot na po siya dito. Ayan, yung ampalayang ligaw. Tapos, ispray nyo po yung sitaw. Ayan, mula nung 9 days mula nung napitasan ko ito, ngayon ko pa lang na-update. Ayan, ang dami na pong sanga dito. Ayan. So, ispray nyo lang po ng ganyan. Ispray nyo po ng umaga bago sumikat ang sikat na araw. Tapos yung pagkatapos ng 4 PM or 5 PM, yan, pwede po kayong mag-spray para mabugaw po yung mga insekto. Tulad po ng mga aphids, whitefly, yung ano, mga garden, yung leaf miner, napakahirap pong patayin. Hindi ko alam kung paano ang solution doon. Basta ang ginagawa ko na lang, hinuhuli ko sila tapos tinatanggal ko yung mga mapa. Tulad po ng ganito, may mapa. Ayan. Tanggalin nyo na lang yan kasi nandyan po yung mga larvae. Ayan, larvae. Spray nyo yan sa mga pechay. Ayan. Tapos dito sa mga ano natin, mga self-watering natin, isprayhan din po natin para makaiwas po sila ng mga whitefly, aphids, ayan. So ayun mga garden, sana po ay nagustuhan nyo po ang video. Paki-like naman po at i-share, ayan. At syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka lagi pag meron akong ilalabas na bagong video katulad po nito. Maraming salamat mga garden. So ayan, ini-sprayan ko po itong mga aking pechay ng pampawala ng mga ano, aphids saka whitefly. Pero yung leaf miner, pisilin nyo na lang pag may mga mapa-mapa. Saka tanggalin nyo po yung ganito. Huwag nyo na pong ilagay sa compost nyo. Ayan. I-plastic nyo. Tapos, o kaya sunugin nyo. Ayan, para hindi na po kumalat. Ito po yung lantana tea. Ayan. Sana po ay nagustuhan nyo mga garden. Subukan nyo rin po. Huwag po laging oregano ang gamitin. Kasi pag nasanay na po sila sa amoy ng isang bagay, ay immune na po sila. Ayan, lagi po silang nandyan. Pero ito, lantana tea. Ayan, sana po ay meron kayong konting natutunan. Maraming salamat mga garden. Ay, o nga pala, ito ano lang, i-share ko lang itong kamote. Ayan, kapag ka merong mga talbos na lumalabas, tanggalin nyo.
Ang ano po natin, pataas lang po siya ng pataas. Ayan, para magkakaroon po siya ng laman. So abangan nyo ulit mga Arden, ang tagal po ng update po nito. 3 months, 4 months, or 6 months, haharbesin po natin yung kamote. Ayan, hindi po ako nagtatalbos. Kasi kapag tinalbosan ko po siya, puro sanga yung ilalabas niya. Ayan na po siya. Papagapangin ko rin dito sa tabi ng mga sitaw. Kasi itong sitaw, pagka nakapag-harvest na po tayo, may kapalit na naman siyang ampalaya. Ayan, ampalaya. Tapos merong ditong alugbati. Ayan. Tapos itong ito, pag-isipan ko kung anong gagawin ko dito sa gabi. Ito na po yung gabi. Ayan, malaki na po siya. Nagbawas kasi ako dito, apat lang ang nilagay ko. Ayan. Ano siya. Tapos yung talong, ito yung talong na kanina, yung friends ni Drew, nag-vlog sila. Ayan, yung mamaya ilagay ko sa dulo. Mapapanood nyo po yung vlog nila. Ayan. Tapos itong talong, dahil matagal na po siya, matanda na, bubunutin ko na po. Yung lupa, wag nyo pong, ano, ang gagawin ko po dito sa lupa, sterilize ko po muna. Ayan. Tapos, ihahalo ko ulit sa compost. Ayan. Kapag na-sterilize na po siya, ihahalo ko po siya compost. Kasi, marami na pong, ano dyan, mga bad bacteria na nakatira dyan sa lupa. Ayan. Tapos, kapag ka naihalo na po natin yung mga compost, pwede na po ulit natin gamitin yung lupa ng talong. Kasi itong talong, ano, matagal na. Marami na rin po akong napapakinabangan dito. Ayan. Sa susunod ulit, mga garden, abangan nyo po yung pag-i-sterilize ko po ng lupa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hi, mga ka-garden. This is my friend. Pangalan? This is Lucas and this is Ken. And we are putuling a eggplant because it's old. Hawakan mo. Baba. Give it up. And here is the eggplant. It's old and yellowy. Bye mga ka-garden. When you enjoy this video, like and click the bell to subscribe. Bye. Goodbye mga ka-garden. Okay. Bye.